nanay na ospital dahil sa sobra-sobrang dugo partner na pigluluwaskan sa iyang hawak. Tuyong siya iguaning bulan ng dalaw or kaya partner regla. Nagrani sa ako Bicol Party List kahagadan na pambayad sa ospital tulos mananaitaw. Aramontad bilog na detalye kayan bit-bit ni Aika Ferry. Normal sa isang babae ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw o menstruation. Ngunit, paano kung maging sobra kumpara sa normal ang dugong inilalabas ng iyong katawan? Gaano ba ito kadelikado sa isang babae? Ayon sa eksperto, hindi raw ito nakakabuti sa katawan ng isang babae dahil nakakasama kung hindi balanse ang hormones nito. Para masabi natin muna na abnormal yung menstruation, kasi sa isang babae, ang normal menstruation is umaabot ka lang ng mga 3 to 4 pads per day. Ano po? So, yung amount na yan is not more than 1 liter or less 1 liter lang yung nailalabas mo. Ngayon, pag heavy flow yan, it means to say, more than possible na more than a liter or more than half a liter na nailalabas mong dugo, that can cause severe anemia. Okay? Yung severe anemia, pwedeng bumababa yung hemoglobin content mo. Ngayon, pag bumaba yung hemoglobin content mo, pwede kang mahilo, pwede kang magkaroon ng komplikasyon sa kidney at sa puso. Okay? So, yun ang mga pwedeng mangyari pag excessive na talaga yung menstruation. Ito ang suliranin ng 37 taong gulang na si Catherine Nunez ng Legazpi City. Kwento niya, labi siyang nangihina dahil sa dami ng dugo na inilalabas ng kanyang katawan. Dagdag pa niya, sa sobrang dami ay hindi na lamang napkin ang kanyang ginagamit kundi adult diaper. Tumang kami nagpa-check up sa tancholing. Ito, pagkwen mi, sabi ko ta, ma-check up lang, mauli lang. Tapos ito, sa pag-inling ang doktor, sabi, dahil maka naman niya pwede ma'am ngayon mag-uli ta. Malungsiyo na ako. So, hemoglobin ko, nag-57 na lang. Ayun, taong kuyan naman, pag dinara ako sa ospital, nagpa-compine na ako. Nitong Abril lamang ay na-admit ito sa ospital dahil sa paglala ng kanyang nararamdaman. Aminadong kapos sila sa pera. Ngunit, natugunan ang bayarin sa ospital sa tulong ng Ako Bicol Party List. Salamat ta, na tabangan kami. Makaluwas ako. Ta, may tada kaya kaming 39,000. Tapos so iba. Nakakuyan man baga sa pilit. Pero ito ang nakulang tabang na tinausap mo, Ako Bicol, nakaluwas kami sa ospital. Isa sa mga prioridad ng Ako Bicol Party List ang matulungan ang mga ilaw ng tahanan. Bagay na tinututukan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan, partner! Ayan, partner! Dakulang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Ayan. Yan ang mga dikit or alipot na tataramon, partner. Pero halawig, partner, ang pigsasabing pag-asang itatao. May namalisyan lang ako. Medyo dati maniwang-niwang ito si Manay. Duman sa first na kuwakan video. Ito kaya, partner, representasyon ito kung paano kumulog sa tulak ni nanay. Aba kuman siya ito. Oo. Kung ari na parte kang hawak ni nanay ang nagkukulog. Una ko dati, payat siya pagkatapos nagtaba. So, salamat din kay Dr. Gyanan, partner. Oy. Okay. Gyanan ang patunay partner na talagang nakakubikol. Gabus na sektor, pig-asikaso, gabus na sektor, pig-tatabang. Ayan. Partner sa siyudad kang Legazpi, may nabistuan sa tuyang tabang medical team na sa sobrang hilig, partner, sa mga mala na umamantika na pagkakan, nabarhan, partner, ang sa iyang ugat, pasisiring sa iyang puso. Wow, pambihira. Mm-hmm. Paano, partner, ang mantika, baga, partner, garuman sa na yan pag linaag mo dyan sa malikot, minaturog, natitipon, partner.
partner. So aron kayo partner ang paliwanagan eksperto. Kaya ngunyan partner, na ospital ini, alagad natabangan man kan ako Bicol Party List. Aramon ta partner ang detalye sa storya ni Aika Ferry. Isa sa mga patok na food trip ng mga Pinoy ay ang mga tusok-tusok o street food. Sino nga ba naman ang hindi mapapatusok-tusok sa masasarap na pagkain ito? May fishball, kikiam, kwek-kwek, isaw at marami pang iba. Ngunit hinay-hinay lamang. Dahil ayon sa isang eksperto, masama rin ito sa katawan, lalo na kung aaraw-arawin. Itong mga street foods is labeled as may mga high cholesterol foods. Ibig sabihin, talagang pag inaraw-araw mo, pwede kang makadevelop ng sakit. Yung una dito, yung mga na-label mo na barbecue, mostly naman taba ang nandyan, bibihira ang laman, yung isaw, could cause yung tinatawag nating fatty liver. And later on, talagang pag matagal na siyang kumakain, it can also cause elevation ng tinatawag nating LDL o yung low density lipoprotein. Yung common term dyan is bad cholesterol. So itong bad cholesterol na ito is a risk factor to develop coronary artery disease o yung sakit natin sa puso. Okay? So hindi advisable na kumain talaga araw-araw ng mga ganitong pagkain. Isa sa mga hindi nakaligtas sa sakit dulot ng mamantikang pagkain ang 21 taong gulang na si Marjan Alarazar. Kwento niya, mahilig talaga siya sa iba't ibang klaseng street food. Naabutan namin na nagpapahinga sa kanilang bahay ang binata. Noong nakaraang buwan, ay napag-alaman na meron siyang coronary artery disease, isang kondisyon kung saan nababarahan ang malalaking ugat ng puso. Pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga ang ilan sa mga nararamdaman ng binata. Nakaalalay kay Marjan ang kanyang 50 taong gulang na nanay na si Nanay Marites. Sabi niya, napakabata pa ni Marjan para magkaroon ng ganitong klase ng sakit. Buti na lang daw at naagapan ang posibleng pagkakaroon ng sakit sa puso. Grabing takot, madam, nagparaibi ako. Tapos garoon niya na ako, ano na sa ita. Masos talaga, madam. Iba talagang namatay ang kan mga ina. Tapos, yun, dali, nasabi ko, dali niya na akong helmet. Sabi ko, nagong helmet mo. Yung helmet ko ito, tapos sa tao, so siya. Dali siyang helmet na, bakit ang madakop kita, kang police violation na naman. Tapos yun na ito. Yung narami, sabi niya, mga ingat-git is napunta, unang yan eh. Tapos dito sa kami, sa Albay Doctors, yun na yun, anong may siya. Pagapan mo na. Duwane sa kusal may doktors. O, na yun na ito. Pag-confine mo na duman. Tapos ito yan yung bill na alang kao na naman. Ako ano na yun eh. 3 rin na namalagi si Marjan sa ospital. Aminado si Nanay Marites na naging problema nila ang paghahanap ng pera upang mabayaran ang mga gastusin sa ospital. Kaya naman, labis ang kanyang pagpapasalamat na natulungan sila ng Ako Bicol Party List sa mga bayarin sa ospital. Nabigyan din sila ng pambili ng gamot. Papasalamat po ako sa Ako Bicol. Kay iyo po iyan. O, grabing salamat ko po. Nadakulaw na tabang na tinaon sa akong 30K na para kayo makaluwas. Tapos nag-extend pa ito duman sa dahil pa kami nakaluwas. Nag-ibamayin pa kami kan mga so room. O, grabe na lang dakulak. Salamat na salamat po sa tabang nindong tinaon sa aki ko. Paalala ng programa sa lahat, maghinay-hinay sa kinakain. Dahil anuman na sobra ay masama. Hangad ng Action Co Center Tabang Ora mismo, ang agarang pagaling ni Marjan upang bumalik na ang sigla ng kanyang pangangatawan. Ayan partner, anuman na sobra ay masama. Kaya hinahinay siya na partner. Hinahinay lang. Lapat gabos partner, moderate lang. Tama. So ang pinaka-importante partner, so tabang kan ako Bicol Party may List. May kasabihan sa Bicol. Na iabot. May kasabihan sa Bicol, daing data kung dae, lalong daing data man kung labi. Kung labi, ayan. Dapat partner, tama lang.
Maniwang pati, itong soltero. Iyo, partner. Mm-hmm. Ibig sabihin, partner, bakubasihan ang pagiging mataba. Kahit payat ka, partner, kung talagang tinamaan ka kaya arong katunghelang, tatamaan ka, partner. Kaya baga ako, bira ako dyan talaga sa mga tusok-tusok na yan. A healthy mas food, gusto partner. Ko sa mga fresh, mga labas talaga. So, kanya-kanya man kaya yan, partner. Halimbawa, pigtutusok ko ang ukra. Ano pang tigtutusok kangkong, mo? Kangkong. Ugbus kamuti. Mga healthy tige foods. Imagine muna sa nasa street food. Tige sausaw muna lang sa tao or pakis. Kalamansi lang. Okay, pwerte. Kalamansi lang. Lakbas. Yan, sarupa yan. Natigtutusok mo. Baluko. Ayan, mga lakbas yan. Mga day kay Puan, partner. Ano pa? So mga pig, ano nga ning luto ito, partner? Ano nga ning tukok? Itong pig ano lang? Ini na istorya ko ini sa programa ko sa radyo. Pero makuha nang talang, tatotal na buksan niya. Ang pagkaunta kaya dapat nakadepende sa design kan ngipunta. Kasi may pigtao siya sa kuyang ihimplo. Tama so, yan, partner. Ko, kasi alima, kung makakan kaning matagason sa ngipon mo, pusniso or maluya. Ang mga karniboros dang hayop, arog kan leon, tigre, ayam, wolf. Yes. Iba ang design kan ngipon. May mga patusok ko yan, partner. Kitang tao, ang kapares na kan design kan ngipunta, baka, karabaw, kabayo kan din. Goat. Ayan. Anong pigkakaon? Dahon. Mga awot-awot. Oo, mga plants. Yan da partner talaga ang nakadesign sa ngipon ta. Bako man nakadesign para sa karne. Tan design kan ngipon ta bako pang karne bro. Pero kaya kong karne. Eh paborito mo nga ni. Oo, ikay ba man nakarne mo ya mo? Ay dira ko. Yan, kilaw ito partner na pinmimin ko. Salamat tabi busi. Kaya, sunodin to cook. Kung ano daan hayop na kaparehas ka, ang ngipon kan hayop na kaparehas ka ang design, adalan mo kung anong pigkakaon ka ito, tayo man dapat ang pagkaon-kaonan mo sana. Day man literal na yun, pero dapat kabaing, kaparehas. Kaparehas. Kung medyo may tingo ka, di magpangal ka kay mga karne. Karne. Kung mayo, medyo mga gulay-gulay. Matindi naman si partner. Iguan naman si partner ng dugang nakaraman. Yeah. Ito, Jane Doni, Mr. Sir.